accept yourself and others. At kung anong kinalaman nito sa ating kapayapaan, because this is the way of Jesus. What is the gift of Jesus? The main gift of Jesus to us is peace. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang centerpiece po ng mga katuranan ng Panginoong Jesus tungkol sa kapayapaan. If you're going to analyze a major theme of the Lord's messages, it's about peace. Kaya siya nagpagaling ng mga may sakit, kaya siya nagpalaya sa mga masamang espiritu, kaya siya nagtuturo ng lahat ng magagandang asal ay para sa ating kapayapaan. He wants us to have a heart that is untroubled, unafraid, unruffled. But how can this happen? When the Lord was born, angels came down to earth and sang glorious songs. Luke 2:13-15. Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to whom on whom His favor rests. Isang uri ng kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. But this peace is not for the whole world, not for everyone, but for select individuals. The gift of peace is efficient for all, but not efficient for just anyone. Ito ay kasya sa lahat ng tao, pero hindi nagiging epektibo sa lahat. Kasi merong dapat gawin ng tao para tablan siya ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. And the way of Jesus to peace is to accept yourself and others. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan na yan, gusto nating matahimik ang buhay, pero paano ba yun nangyayari? Dapat matutunan nating tanggapin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. First, discover your wholeness and that of others. Isang malaking kasinungalingan, kulang ka, mali-mali ka, giba-giba ka, sira-sira ka. It's a lie when people are raised up to think that they are missing so many things in themselves, that they are damaged, and that they are nothing but a wreck. Genesis 1:27, so God created humans to be like Himself. He made men and women. So men are complete, women are complete, people are complete. They're whole, buo, hindi kulang. Essentially, hindi kailangang bawasan o dagdagan kasi napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. In spite of the much talk about imperfection, in spite of the sins we commit, we are wonderfully made. The foundation of the way we were created, the very foundation and frame of our being is wonderful. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So pinupuri daw nitong mga awit ang Diyos sapagkat ang pagkakalikha sa tao ay sobrang maganda, kahanga-hanga. At lahat ng ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga. There are two troubles, and we'll call them now troubles A and B. Trouble A is about us. It's about me. Trouble A comes when we consider ourselves incomplete. Nagsisimula ang gulo pagka ang trato mo sa sarili mo ay kay kulang. Trouble comes when we reject and do not accept ourselves. Yan ang malaking gulo. Pagka hindi mo matanggap ang bang sarili mo, tinatanggihan mo, tinatatwa, pinapalayas mo ang iyong sarili. When you deny and reject your genes, your looks, your unique giftedness and talents and circumstance and reality, trouble begins. Pero laging ganyan ay tinuturo sa atin ng lipunan, maging ng relihiyon. Kulang ka, mali ka, marumi ka, sira-sira ka, giba-giba ka. Well, up to a point, that might be true because of sin, but the very foundation and frame of the human being as created by God is wonderful. Trouble comes when we forcefully change ourselves to suit misapplied standards and oppressive expectations. When you're always made to conform.
Nakikita ninyo sa kahit sa mga subject sa schools, may mga subject na scientific, may mga subject na creative, may mga subject na physical tulad ng PE, may mga subject na naka-incline sa mga numbers, meron naman sa mga social skills. Iba-iba ang kakayahan ng tao, kaya merong iba yung may favorite subject, merong hindi nila masyadong favorite, merong mataas ang grade nila sa subject na yun, merong hindi dito. Bihira naman yung ang taas ang grade mo sa lahat. At yung mga taong matataas ang grade sa lahat, sa school, kadalasan sa practical life, doon naman sila medyo deficient. Sa love life ko minsan, saksakan ng talino sa school, pero pag dumating na sa pag-ibig, di ba? Parang walang alam. Kanya-kanya tayo ng specialties na ibigay ng Diyos. At hindi mo dapat sinusukat ang sarili mo sa specialty ng iba. Hindi mo dapat kinukumpara ang sarili mo dahil lagi ka lang magiging kulang. Trouble comes when you depend on other people and other things to fill us up. Pag laging kulang ka, ang iyong pagtingin sa buhay, ang mangyayari ngayon, sasandal ka at aasa ka lagi sa mga bagay at sa mga tao para ka laging maging kumpleto. At pagka lagi na ikaw ay naniwala ng naniwala, na kulang ka talaga, wala kang kwenta, hindi ka karapat-dapat, what will you do all your life? To strive to be liked, to be accepted, to be praised, to be admired, to find your value in how other people measure you. So simula pa lang, it's headed for disaster. Kung nagsisimula ka pa lamang sa buhay mo, nang iniisip mo na agad, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganon, kailangan mo umasa kay kuya, kay ganito, kay ate. Dahil kulang at kulang ka, ano mangyayari? Lagi kang naiinggit, lagi kang maninibugo, lagi kang kulang. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's scope, with what I most enjoy, contented least. Lagi mong hinahangad yung talento ng iba, galing ng iba, yaman ng iba, at hindi mo makita yung mabuti tungkol sa iyong sarili. So ang lagi mo na lamang hinihingi sa mga tao, come into my life, change me, complete me, fill me, make me whole. At yan ang fantasy ng romance. When a girl is made to feel that she is nothing but a missing rib that has to be found. When a man is always to be made to feel that he has a missing rib that he has to find to complete him. As we have always emphasized, union in marriage makes you one with somebody in a partnership. But even before that partnership, even you don't have that partnership, you are one, you are whole, you are not one half. Yan ang fantasy ng romance at sometimes yan din ang fantasy ng religion. No? Nakalahati ka lang. No, nilikha ng Diyos ang tao buo. Kahit si Adan, nilikha niyang buo. Sabi lang ni Lord, it's not good that he's alone. Mabigyan ng kasama para mag-enjoy. Pero isa siyang taong buo. Hindi niya kailangan umasa sa ibang tao para sa kanyang pagiging buo. Anong nagiging bunga pagka tayo ay laging umaasa sa iba? Dependence. And dependence brings about addiction. Kaya yung mga taong emotionally weak, mai-inlove sa isang tao, siyempre sa simula maganda yung pag-iibigan, pero kahit yung minahal niya, naging monster na, naging halimaw, inaabuso na siya, kinakawawa, binubugbog, hindi siya makaalis. Kasi addict na siya. Kailangan ko ang tao to feel me para niya ako pasayahin. Kailangan ko siya lagi. At pag lagi mong kailangan ng tao, what does it lead to? Possessiveness. And of course, possessiveness is caused by jealousy. Or it brings about further jealousy. Kaya yung mga taong sobrang kailangan ng kapwa, tao seloso. Huwag kang tumingin sa kanya. Huwag kang makikipag-usap doon. Sa akin lang, sa akin lang. Kasi pag nawala ka sa buhay ko, hindi ako mabubuhay. Isang malaking kasinungalingan. Pinanganak nga, wala yung taong yan eh. At kung yung kinahuhumalingan mo ngayon, na-meet mo nung 18 ka o 24, anong ginawa mo bago mo siya na-meet? Hindi ka buhay? Buhay ka nun. Mabubuhay ka before a romance, without a romance, or after a romance. Huwag kayo masyadong nagpapaulol sa mga fantasy ng mga Valentine's cards. No? Kaya ka nagiging dependent sa tao. And when you're always jealous, you become fearful. And because this person, no matter what he does or she does, cannot really give you what you want, because what you want does not exist. It's a fantasy. You will always have frustration.
Kaya ang saya-saya nitong bride, blushing bride, marching down the aisle para ikasal. After 3 months, nagdangangal-ngal na. Hindi niya maibigay sa akin ang aking pangangailangan. Yun, ang giting mo sa tao mo, taga-feel sa iyong pangangailangan. Di ba? Magnangangal-ngal ka sa harap ng lahat. Dahil hindi na-feel ang iyong expectation. It leads to a fruitless and endless search. And it leads to a symbolic hell or evil spirits in your life. Trouble B is about the other person. Remember yung trouble A, kulang ako, punuin mo ako, kailangan kita. Trouble B naman comes when we consider others, especially people close to us, as incomplete and substandard. Daddy, kulang ka. Husband, kulang ka. Kailangan punuin kita. Wala kang utak. Ako ang may utak. Ilalagay ko yung isip ko sa loob ng utak mo. Diba? Wala kang diskarte. Ako meron. Hindi ka marunong. Ako meron. Ito ang lagi natin ginagawa sa mga partner. Ginagawa ng parents sa mga anak. Anak, hindi mo alam kung anong bagay sa'yo. Huwag kang mag-aral niyang arts. Walang pera dyan. Mag-ano ka? Pity. No? Yung marunong pa yung magulang doon sa anak kung ano yung gusto ng anak. No? Lagi natin sabi, akong nakakalam niyan, hindi ikaw. Ang mga sons and daughters, marunong pa rin sila sa magulang nila. Dapat ganito palakad ng bahay natin, ganito palakad ng ating mga pamumuhay, mga kapatid na hindi magkasundo. No? Dahil dapat ganito ka, kamukha kita, mga magkakaibigan. Huwag mong kainin yan, ang kakainin natin, yung gusto ko ang tama. Kulang ka, ako puno, pupunan kita. Another lie. Kasi kung puno ka, puno rin yung kapwa mo. Trouble becomes when we reject them or accept them only partially. Mahal mo lang yung anak mo kung kamukha mo. Mahal mo lang yung anak mo kung yung mga talent niya, eh gusto mo, pag iba na yung talent niya, ayaw mo na siya. So hahanap ka na ibang anak na paborito na kamukha mo. Trouble be when we comes when we fill other people with ourselves. Hindi dapat ganyan ang kulay na isinusuot mo. Dapat ganito. Hindi dapat ganito. Dapat yung standard ko. Now, when we are raising children, that's all right to set standards. Kasi blanco sila, walang kaalam-alam. Pero oras na yung tao na de-develop na yung personality, we allow them to be how God wanted them to be. Kung paano sila nilikha ng Diyos. Kung ano yung talentong ibinigay sa kanila, yun ang dapat natin silang bigyan ng laya na hanapin nila. Yung kanilang buhay doon sa talento, sa hilig, sa galing na ibinigay sa kanila ng Diyos. Trouble becomes when we force them to change to suit our taste. And all of these major issues happen between husband and wife. Ang pag-aasawa ay isang walang patakarang pagtanggap. Hindi siya isang reformatory institution na iibahin kita. Babaguhin ka ng aking pag-ibig. Sa teleserya lang yon, walang nagbabago. So kung hindi mo gusto yung buong-buong tao, huwag mong pakasalan, inaasahan mong mababago mo. Ngayon kung nagbago siya dahil siya ay naging sumasuno rin sa Diyos, nagkusa, bonus. Pero hindi mo kayang baguhin ang isang tao. Yung let me change you, let me fill you, let me refit you to fit my fantasy,